At nandito ulit tayo sa bayan ng Tayog naman ngayon, Tayog. Kasi meron po akong hinahanapan na bayan ko na gusto niya sa Tayog. Kaya nandito ako ngayon nag-tripping sa Tayog, Pangasinan. So may kinitingnan ako dito na isang area na to ay 2.7, apat ang titulo at isang tax deck. So bali lima lahat ang papel. So yung 5,000 square meter ay tax deck, pero nasa gitna po ng dalawang nakatitulo, kaya wala pong magiging problema dun sa sukat ng tax deck kasi napagitnaan siya ng apat na titulo. So yung boundaries niya alam na po agad. Hindi mo kailangang matakot na baka yung tax deck ay hindi mo makuha kasi nasa gitna mismo at pangalan mismo ng kanilang tatay. So yung tatlong titulo pangalan ng kanilang tatay, yung dalawang titulo naman sa kanilang uncle. Pero pagkamaari po nila nung panahon kasi yung buhay po yung tatay, pinangalan sa uncle at willing naman po pipirma yung uncle po nila. At tatlo po silang magkakapatid, yung isa nasa abroad pero mayroon pong SPA. So itong tinitingnan natin, may isang bahay, isang kwarto lang naka aircon, tapos isang maluwang na sala, tapos may katabing parang opisina, tapos isang studio type na room. Parang magkakasama yung kwarto, sala at isang opisina. So mayroong ding garahe yan. So mayroon pa po itong isang rice mill, yung tinatawag na multi-pass rice mill po ito. So titingnan natin mamaya, may marami siyang makina. May mga makina siya na tatlong makina pambalat ng balay, dalawang separator, dalawang stoner, tatlong vertical polisher, isang color sorter, dalawang grader, yung naghihiwalay sa buo at yung bang na broken na bigas, yung ba na durog. Yun, pwede pong naghihiwalay. Mayroon din po itong dalawang 5 toner na dryer at hindi po fuel yung ginagamit kundi yung ipa. So napakaganda po kasi hindi po fuel yung ginagamit. May gilingan din po ito ng ipa kaya wala pong magiging problema din. So mayroon din po itong isang pagawaan ng hollow blocks. Yung nung nagbakod kasi sila, bumili na lang sila ng panggawa at yun din po ang binakod nila. Nakabakod po itong area natin, may 50 pieces na mango trees, may mga coconut tree na ilan-ilan, siguro nasa 7 pataas. Mayroon ding calamansi, mayroon iba nakatanim po yan. Mayroon ding doon sa malapit doon sa likod ay along irrigated daw yon at mayroong pwedeng gawing fish pond doon, or kung gusto mong tamnan ng palay o gulay, pwedeng-pwede po. At ito naman nakabakod po siya kaya wala pong maging problema. Meron din po siyang kulungan ng kambing doon kaya napakaganda rin po. So tara, tingnan natin yung paggawa ng hollow blocks muna. Papasok po tayong pagtingnan natin, libutin natin tong area. At yung right of way na nabili nila ay kasyang-kasya po ang dalawang truck. So 12 meters wide po yan na nasa 30 meters mula sa barangay road, mula sa highway naman to napakalapit lamang, siguro nasa isang kilometro mahigit or almost 2 kilometers ganun lamang po. So tunayin natin yung hollow blocks. Meron din po silang bilaran ng hollow blocks kaya wala po tayong magiging problema. Ayan po yung paggawaan ng hollow blocks natin. At meron din po doon na yun po yung kulungan ng kambing nila. Tapos kung makikita nyo, may lalagyan ng mga basura, may bakal, aluminum, plastic, at car aircon na gano'n. So ito yung bilaran ng hollow blocks. Tapos yun po yung paggawaan ng hollow blocks po. Ayan. So tingnan natin kung D5 o D4 po yung ginagamit nila na paggawa ng hollow blocks. At yan naman yung kwan mamaya, tingnan natin. So yun, tatlong transformer po yan. Kaso nasira yung isa, kaya pinapagawa. Dalawang transformer lang yung nakakabit ngayon. So 50 kVA yan, tatlong piraso, yung isa nga sira. Kaya dalawa lang yung nagagamit ngayon. So pwede nyo po yung, pag nakuha nyo po ito, pwede nyo po yung gamitin. Yun yung, nasira kasi yung ginagamit sa rice mill. So ito yung paggawaan ng hollow blocks nila. Makikita nyo may mga kwan pa po ito. So pwede nyo pong buhayin ito. Mayroong manual. Ay hindi, electric din po yan. So yun po yung haluan.
Tapos ito po yung gilingan ng kanilang ipa. Ayan. Ito po yung gilingan ng ipa. CR. Ayan, may CR po. So ito yung gilingan ng ipa. At umaandar po ito lahat. Umaandar lahat ito na, ma'am. Wala namang problema na. So operated, hindi, umaandar pero hindi na po nagagamit. Kaya pero ang gaganda po ng mga quality ng makina nito, magaganda po lahat. Ayan. So ano itong nakalagay dito sa labas, ma'am? Ayan. You know, yung may fuel filter siya, tubig ba 'yan? Yan pa. Ay, may filter siya ng tubig. Ah, ito po. Tubig 'yan. Hangin po 'yan para sa sorter. Ah, hangin 'yan para sa sorter. Okay. Okay. Color sorter pala 'yon. Hangin po siya na magpo-provide ng hangin dito sa color. So, ito yung kunuhan po nila. Ayan. So, no smoking inside. So, meron po itong andito lahat yung pambalat ng palay, dalawang separator, tatlong pambalat ng palay, dalawang stoner, tatlong vertical polisher, isang color sorter, dalawang grader na paghiwalay ng mga buo at durug na bigas. So ito, andito rin po yung mga controller niya. So napakaganda po ito kasi napakarami niyang makina. 2, 3, 5, 8, 13. 13 lahat ito. 13 na makina ito lang, itong part na to. Iba pa yung makina ng dryer. So ito yung mga ginagamit nila, yung ipa, ginagamit nila sa pag-dryer. So napakaganda po itong location na ito. At mayroon na po, kumpleto na po lahat. So kailangan na lang po itong mag-operate. Actually ito po ay wala pong permit ngayon, sa ngayon. Kasi tinigil po nila sa pan po kasi kailangan po nila ng pera. At ito po ay hindi na po nag-ooperate ngayon. Pero ano po lahat yan, umaandar, wala pong sira. So kailan lang man po sila tumigil. At meron kompleto lahat. Kompleto lahat, dryer, lahat po ng gagamitin. Ganun po. So napakaganda po nito. So wala po tayong magiging problema dito sa kunuhan, dryer, ganun po. So ayun, sana magustuhan nyo ito at pakitawagan po ako sa aking numero at sa aking Facebook account. So tingnan muna natin yung manggahan para makita po ninyo. Ito mami yung dryer to yun to? Kasama ng dryer. Yan, kasama ng dryer yan. So ito yung 5,000 na tax deck, kaya wala pong problema kasi nabakuran na din at the same time na nasa gitna po ng apat na titulo, dalawang titulo dyan, dalawang titulo dito sa harap. Tsaka yun yung bahay ng pwedeng gawing bahay ng caretaker o kasamahan. O, pero wala ng caretaker ito, wala po. So wala tayong magiging problema sa caretaker kasi wala po siya. Ito naman yung manggahan sa likod na, papaliparan namin ng drone, makikita nyo na lang. So may open area rin dito, pwedeng buksan. Dito siguro sila nagkakarga ng bigas dito sa part na ito. So pag ganun po yan, mga 50 pieces daw na mangga yan. So mula sa dito, dito lado na yan. So ito lang yung tax deck dito sa lugar na ito. So sana magustuhan nyo po ito at pakitawagan po ako sa aking numero. Ulitin ko po ito na ito po ay 2.7 hectares. May apat na titulo na title at isang tax deck na 5,000 nasa gitna ito mismo. Yan. So mayroon pong 50 pieces na mangga, mayroong multi pass rice mill na tinatawag at paggawa ng hollow blocks, at may tatlong kwan po ito, transformer 50 kVA po, sira lang po yung isa. At yung bahay, mayroon po siyang isang bahay at isang bahay ng helper, at may iba't iba pong pwedeng gawin dito sa lugar na ito. Sana magustuhan nyo po ito at pakitawagan po ako sa aking numero at sa lahat po ng naghahanap ng itong klaseng inhanap na kumbaga naghahanap ng ganitong property. Sana magustuhan nyo po ito at pakitawagan po ako
sa aking numero. Dito po nakalagay sa aking screen at sa aking Facebook account nakalagay din po din sa aking screen. So yung sa ano rin po sa message sa Viber at WhatsApp isang number po yung gamit po na nakalagay diyan po sa screen. So muli maraming salamat. Sana magustuhan niyo po ito. Ang Diyos po ang marang magpala sa inyong lahat. Not po ng viewers ko sa Mojan Joel Lot Vlog. God bless you all po. And don't forget to subscribe din po sa mga bago sa aking munting channel mo, Cha and Joel Lot Vlog. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa lahat po ng magsusubscribe sa aking channel. Thank you so much.